Hey guys, Ronis here and welcome back sa aking YouTube channel. And today's vlog guys, gagawa tayo ng isang discussion about kay Sarah Geronimo na naman. Yes, hindi tayo mauubusan ng topic about sa kanya dahil I'm just so happy making topics about her. So kung ayaw mo naman ng mga ganong topic, hindi po kita mapipilit, pero gagawin at gagawin ko to dahil isa ito sa mga nakapagpapasaya sa akin. Ganon. So ang topic na pag-uusapan natin ngayon is may kinalaman sa The Voice Kids Philippines 2019. So tama ba yung title ko? Ongoing pa po ang blind auditions ng The Voice Kids at hindi naman sa pagbabrag, parang mapapansin naman natin or siguro ng lahat na mostly lahat ng parang magagaling. Hindi ko naman inaano si Bamboo at Leia is galing kay Sarah na naman. So I know na mahihirapan si Sarah Geronimo sa battle rounds, pero let's just hope and pray na kung ano man yung desisyon ni Sarah Geronimo, tulungan siya ni Lord, kasi alam ko na alam ni Sarah Geronimo ang kanyang ginagawa at believe ako sa kanya, kaya alam ko na alam niya kung sino yung mga pipiliin niyang dadalhin sa Grand Finals para tayo na naman ang manalo sa Grand Finals. Anyways, you know, it's early to foretell kung sino yung mananalo or kaninong team ang mananalo sa The Voice Kids, pero kung tatanungin ko kayo, sino ba ang bet niyong pambato ni Sarah Geronimo sa Grand Finals or kung top 2 ni Sarah Geronimo. Yun nga, sabi pa, maaga pang sabihin dahil ongoing pa ang blind auditions, pero alam ko na mag-aagree rin kayo dahil meron na akong top 2 ni Sarah Geronimo na posibleng dalhin niya sa Grand Finals. Number 1 is si Van Jus. Alam ko mag-aagree kayo dahil magaling naman talaga ang batang to. Alam kong maning-mani na lang niya ang competition na to sa tulong of course ng ating mahal na Reyna Sarah Geronimo. Alam ko maki-slay niya lagi yung every performance na gagawin niya at I'm just hoping na maging consistent siya. Hindi pa naman natin siya napapanood again for the second performance or sa any other rounds kasi hindi pa nagsisimula ang battle at other rounds sa competition. So, isa siya. Bakit? Kasi wala, I mean, kung mapapansin niyo sa audition siya yung may pinakamaraming views. Yun yung number one. Pangalawa is sa lahat ng mga nagre-react ng video, parang isa siya sa pinakamarami. Pangatlo is magaling talaga siya, no doubt. My second artist kay Sarah is madami, alam mo yun, madami siyang magagaling at wala akong pang top 2 actually. Basta yung isa, si Van Jus talaga yung gusto ko, at yung pangalawa, bahala na si Sarah Geronimo doon kasi sobrang dami. Merong magaling na yung kumanta ng Baliw, magaling yun. Merong isa, hindi ko kasi ma-memorize yung mga name, parang na-memorize, parang natatandaan ko lang sila base sa kanilang audition piece sa blind audition. Pangalawa is yung kumanta ng Rise Up, parang maganda yung timbre ng boses niya. Sino pa ba? Merong kumanta ng Iingatan Ka, meron ding kumanta ng, kalimutan ko. So sorry po hindi ko ma-memorize lahat kasi sobrang dami na. At kung ano man again yung magiging desisyon ni Sarah Geronimo, naniniwala ako sa kanya dahil sa dami niya na ba namang napasikat at naipanalo sa every season, alam ko at 100% ang kiwala ko sa kanya na kahit alam niya yung 100% ang paniniwala ko sa kanya na yung mga lahat ng magiging desisyon niya is tama. Anyways, so ang tangi lang natin magagawa ay suportahan yung magiging artist ni Sarah Geronimo para tayo na naman ang manalo sa season na to. So kung nag-a-agree ka na isa si Van Jus yung gusto nyong pambato ni Sarah Geronimo sa Grand Finals, or kung meron kayong mga bet dyan na gusto nyong mapasama sa top 2 ni Sarah Geronimo, i-comment down below. At kung bago ka palang dito sa aking channel, huwag mong kakalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click na rin po ang ating bell button para notified ka if ever may mga new uploads ako dito. So I'll be seeing yung mga best sa aking next vlog. Bye!